tanggapin nating lahat ang walang hanggang biyaya o pagmamagandang loob sa kakaligtasan at buhay na walang hanggan, na walang nagkaloob at walang makapagdudulot sa lahat at bawat isa sa atin, kundi itong si Kristo Jesus, na siyang makapangyarihan sa lahat na Panginoong Diyos, Anak, na nagkatawang tao, at sa kanyang pagkakatawang tao at ganap na pagkatao, ay kanyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang siya ang lahat sa lahat, upang sa gayon, kapag ang sinuman ay lubusan, tuwiran agad at tuluyan na sumampalataya, umasa at umibig sa kanya, ay hindi na mapahamak, kundi ito ng Panginoong Hesukristong ito, ang siya nilang maging kaligtasan, buhay na walang hanggan at kaluwalhatian magpakailanman. Noong ating nakaraang palatuntunan, ay tinalakay ko ang tungkol sa kung saan nagmula o nagbuhat o nanggaling ang pagkatao ng Diyos Anak na nagkatawang tao. At sa buong Biblia, ang Diyos Anak na nagkatawang tao ay walang ibang tinutukoy kundi ang Panginoong Hesukristo. At ating napag-aralan na, tinunto natin sa napakaraming mga talata sa Banal na Kasulatan, katulad ng Juan Kapitulo 8:23 hanggang 24. At gayon din doon sa Juan Kapitulo 30 hanggang 31, at Unang Korinto Kapitulo 15:45 hanggang 49, Isaias 9:6, at Micah 5:2. Ganyan din sa Unang Juan Kapitulo 4, buhat sa unang talata hanggang doon sa ikaapat na talata, at saka sa ikalawang sulat ni Apostol Juan, doon sa nagmumula dito sa ikalawang sulat ni Apostol Juan sa 7 hanggang 11, talatang 7 hanggang 11 ng ikalawang sulat ni Apostol Juan, na yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, pagkat siyang totoong Diyos at buhay na walang hanggan, Unang Juan 5:20, eh talagang hindi lamang mula sa kawalang hanggan, kundi laging nasa kawalang hanggan yon. Subalit yung kanyang pagkatao, eh saan nagmula yon? At ating napatunayan sa Biblia na, yung katulad nga ng aking mga nabanggit, na sang-ayon na rin sa Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagkatao ay hindi mula kay Maria. Hindi rin mula sa lupa. Hindi rin mula basta sa sanglibutan. Sapagkat ito'y buhat sa itaas, ang sabi niya. At ang itaas na tinutukoy niya ay hindi lang langit, bagamat siya'y nanaw, buhat sa langit. E kaya lang siya sinasabing nanaog buhat sa langit, palibase ang langit ang kanyang, o ang mga langit ang kanyang trono o luklukan. Isaias 66:1. At kaya nga, nakalukluk siya ron, pag siya ay bababa, buhat sa kanyang trono, bagamat ang kanyang tahanan ay sa kawalang hanggan, bababa siya, buhat sa langit, patungong lupa. Pero ang kanyang tinatahanan, na talaga sa ganang sarili niya, sa kanyang pagka-Diyos at totoong Diyos siya at buhay na walang hanggan, ay doon sa kawalang hanggan. Yung kanyang pagkatao ay doon niya binuo at pinagmula sa kawalang hanggan, sa labas ng sanglibutan. Kaya nga, ipinasok niya sa sanglibutan. Pinahanda na ng Diyos Ama bago pa siya pumasok sa sanglibutan. Hebreo Kapitulo 10:1-7. Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagpunta sa laman ng siya ay pagmanaog dito sa lupa, kundi siya ay naparito na nasa laman. He did not come to the flesh. He came in the flesh. Kaya nga, maliwanag na siya ay nagkatawang tao doon pa man sa kawalang hanggan.
At yung pula ng kanya o binhi ng kanyang pagkatao, ibinaba niya dito sa lupa at ipinapula niya sa Espiritu Santo doon sa bahay bata ni Maria. At iniluwal ni Maria pagkatapos ng mga 9 buwan, subalit sa buong panahong iyon, si Maria ay nananatiling isang birhen. Kaya yung pagkatao ng Panginoong Jesucristo ay iniluwal ng isang birhen. Born of a virgin. So maliwanag na maliwanag na una, merong pagka-Diyos. Dati na ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, siya ay bumuo ng pula ng kanyang pagkatao. Dahil all things were made by Him and without Him was not anything made that was made. John 1:3. Lahat ng mga bagay na gawa sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya pati kanyang pagkatao, nagawa lang sa pamamagitan niya. Doon pa man sa kawalang hanggan bago ipinasok sa sanglibutan. At nang ipasok niya at ibaba sa sanglibutan, ipinabinhi niya sa Espiritu Santo doon sa bahay bata ni Maria. Pero yung kanyang pagparito sa sanglibutan ay siya'y nasa laman. Kaya't ang berbo ay nagkatawang tao. Ang tinutukoy na berbong nagkatawang tao sa Juan Kapitulo 1:14 ay yung berbo o logos o salita na uring Diyos doon sa Juan 1:1. At ang berbo o salita na uring Diyos sa Juan 1:1 ay nagkatawang tao sang-ayon sa Juan 1:14 at ang sabi ron, and the Word came to be flesh or was made flesh and dwelt amongst us and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and of truth. At ang logos o ang berbo ay nagkatawang tao. At namasdan natin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian niyaong kaisa-isang anak na kauri ng Ama. So mga kapatid, ang nagkatawang tao ay yung kaisa-isang anak na kauri ng Ama. Ayan, tinutukoy doon, Diyos Ama. Ayan, Diyos Ama ay uring Diyos. Yung kaisa-isang anak niyang naparito ay kauri niya. Kaya yung anak na yun ay uring Diyos. Kaya ang nagkatawang tao ay yung anak na uring Diyos o yung Diyos anak. At ating ipinagdidiinan sa ating pagtalakay sa paksang ito noong ating nakaraang palatuntunan na yung hindi naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay gayon nga. Anong gayon nga? Diyos anak na nagkatawang tao, ang pagkatao at ang pagka-Diyos niya, ang kanyang pagka-Diyos ay talagang laging pagka-Diyos sa kawalang hanggan. Subalit yung kanyang pagkatao ay kanyang binuo at dinala buhat sa kawalang hanggan, ipinasok niya sa sanglibutan. At sa pamagitan nga noon ay siya'y nagkatawang tao. Yung hindi naniniwala ng ganyan, sang-ayon dito sa Juan 8:23-24 ay ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ako may sabi, sila'y mamamatay na nasa kanilang kasalanan. They will perish in their sins. Kung hindi ka sumasampalataya ng ganito, ikaw ay mamamatay na nasa iyong kasalanan. At kung ikaw ay mamamatay na nasa iyong kasalanan, tiyak sa impyerno ka mabubulid. Sa impyerno ka dadalhin. Sapagkat ikaw ay nasa pagkakasala. Ikaw ay wala kay Kristo. Ikaw ay nasa kasalanan. Dahil kinontra mo ang kapahayagan ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili. Ngayon, merong katuwang o kaangkop na paksa, may kaugnayan din dito sa paksaing ito. At yung paksang ito ang atin namang pagtutuunan ng pag-aaral ngayon sang-ayon sa
banal na kasulatan. At kaya nga, ang magiging pamagat ng ating talakayan ngayon o ang ating pinapaksa ay hindi totoo na nung magkatawang tao, ang Diyos Anak ay kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Mahaba yung pamagat ng ating talakayin at pinapaksa. Subalit kailangan nating iladlad ng gusto ang ating paksaing ito. At bagamat merong psychological disadvantage na ang iyong topic ay ilalagay mo sa in the negative, ganun pa man, eh siguro para maging malinaw sa lahat kung ano itong ating tinutukoy na ito, kung ano itong ating tinatalakay na ito, inilagay ko muna sa parang negative statement or proposition. Hindi totoo na nang magkatawang tao, ang Diyos Anak ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Maari namang sabihin din natin na nang magkatawang tao, ang Diyos Anak, eh hindi niya hinubad kailanman ang kanyang pagka-Diyos. Iyon eh medyo positibo na sa pangungusap ng ating dinadalang paksaing ngayon. Noong magkatawang tao ang Diyos Anak na si Hesus Kristo ay hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Ngayon, bakit ganito o bakit ito ang ating pinapaksa? Sapagkat dito sa ating bansa ay mayroong mga banyaga na nagdala ng doktrina. Banyaga o ibang taga-ibang bansa na nagdala ng doktrina o aral. Yung salitang doctrine sa English ay Old English term for teaching. So, synonymous yung teaching at saka yung doctrine. Isang kahulugan ng doctrine at ng teaching. Ang doctrine ay teaching at ang teaching ay doctrine. Old English lamang yung term na doctrine. Merong nagdala rito ng doktrina o aral na dayuhan, taga-ibang bansa. At sapagkat siguro puti ang kulay ng kanyang balat noon, ewan ko lang ngayon kung puting-puti pa siya ngayon, dahil mga yung iba nagpapaitim marahil o nagpapatan, eh baka dahil doon siya puti at siya Amerikano, kaya binili naman ng mga Pinoy. At dahil doon, napakaraming mga Pinoy ang naging Penoy. Penoy na spiritual at Penoy na intellectual. Penoy sa kanilang buhay spiritual, nabulok na ang kanilang buhay spiritual. At ang kanilang pag-iisip ay para na rin corrupted na yung kanilang mga pag-iisip. Sapagkat yung doktrina na hinubad ng Diyos Anak na si Hesus Kristo ang kanyang pagka-Diyos nung siya'y magkatawang tao, una, walang ganyang aral o pananalita sa Biblia, sa original text. Yun ang mahalagang pansinin mo. Yung term na hinubad ang pagka-Diyos, walang ganong pananalita sa original na Greek text o kahit pa sa English translations ng Biblia o ng Bagong Tipan o ng buong Biblia na. Walang ganon na sa original text, lalo pa ng
whether in the Old Testament, Hebrew and Aramaic, or the New Testament, Greek text, ng alinmang aklat sa buong Biblia. Buong Biblia na sinasabi ko. Lumang tipan, bagong tipan, buong Biblia, ang lumang tipan sa orihinal na Hebreo at Aramaic, o ang lumang tipan sa orihinal, bagong tipan sa orihinal na Griego, ay walang pananalita na hinubad ang pagka-Diyos. So yan ay walang ganong pananalita sa Biblia, buong Biblia. Pangalawa, bagamat doon sa Pilipos kapitulo 2:7 ay mayroong pananalita na hinubad niya ito. Pilipos kapitulo 2:7 sa Tagalog. Mayroong pananalita na hinubad niya ito. Ang nakalagay doon, tingnan natin yung talatang yun, siguro baka akala ninyo aking iniimbento. So, buksan ninyo yung inyong mga Biblia sa kapitulo 2:7. Dahil ito yung pinagbabatayan ng mga napapaniwala ng Amerikano eh. Doon sa maling aral na hinubad yung pagka-Diyos eh. Dito sa Pilipos kapitulo 2:7 ang sabi rito, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ngayon, wala naman sinasabi rito ang hinubad ang pagka-Diyos eh. Dito mismo sa salin, sa Tagalog. Iyan ay aking tinatawag ang inyong pansin. Walang nakasulat diyan na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. May nakasulat diyan na hinubad niya ito. Ano ang tinutukoy nung ito? Iyon ay isang pagtatalunan. Ang tinutukoy ba nung ito, yung hinubad ay yung kanyang pagka-Diyos? O yung kanyang pagkapantay sa Diyos? O yung kanyang kaluwalhatian? Alin? Alin ang kanyang hinubad? Ano yung tinutukoy na ito? No. Kung ito, yung edi kung halimbawa, una muna atin munang lilinawin yung punto na ito. Dahil ang itinuturo ng mga naniwala ro sa Amerikano na mangangaral, dahil bantog sa buong planetang lupa yung mangangaral lang dahil at saka sa kanyang mga meetings, sa kanyang mga gatherings, nakaka-gather siya ng libu-libong mga tao, pupong libong mga tao, at meron siyang global telecast, at maraming mga himala at milagro ang nangyayari na nakikita ng mga tao na nagaganap sa pangangaral nitong mangangaral na ito. Kaya yung mga tagahanga niya o yung mga napapaniwala niya dinadala yung doktrina o yung aral na hinubad ng Diyos Anak na si Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos noong siya ay magkatawang tao. Ang akin munang sinusundot doon, ang akin munang pinapakita sa inyo na punto, dito mismo sa sali sa Tagalog, walang nakasalin diyan. Doon sa kanilang pinagbabatayan at binabasa, walang nakalagay diyan na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ang nakalagay diyan ay hinubad niya ito. Ang tinutukoy nga ba nung ito, ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo o ang pagkapantay niya sa Diyos o ang kanyang kaluwalhati ang taglay bilang Diyos? Alin? Alin doon? Ang kanyang maaaring dagdagan pa natin ng isa. Ang tinutukoy ba na ito dito ay yung kanyang anyong Diyos? So, apat na yung
obra mong pagpili-pilian kung yun nga. Una, pagka-Diyos ba ang hinubad? Pangalawa, yung bang anyo ng kanyang pagka-Diyos? Pangatlo, yung bang pagkapantay niya sa Diyos? O pang-apat, yung bang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos? Alin? O yung mang lahat ng iyon? Eh, ang sinasabi nila eh, hinubad ang pagka-Diyos. Inuulit ko, walang ganong pananalita sa buong Biblia. At kahit na doon sasali sa Tagalog na binabasa ng mga mananampalataya sa Amerikano at hindi mananampalataya, talaga sa Panginoong Isokristo, at sinasampalataya na nila, Amerikano, hindi Panginoong Isokristo. Ni hindi rin yung nakasulat sa Biblia ang pinagbabatayan nila ng kanilang pananampalataya. Dahil walang nakasulat sa Biblia na hinubad ang kanyang pagka-Diyos. So, ang pinananampalataya na nila, ang Amerikano. So, yan yung mga taong may colonial mentality. Hindi yan mga Kristiyano. Ano yan? Mga kolonyalyano. Mga yan, mga kolonyalyano. Hindi yan mga Kristiyano. Naturang pa namang mga mangaral na nag-aangting sila'y Kristiyano, pero hindi sila Kristiyano, kundi kolonyalyano. Dahil ang kanilang dinadampot at pinagpipilitang ituro, una, hindi turo ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, hindi man mababasang nasusulat sa original text sa buong Biblia in the original languages text of all of the respective of all the respective languages of every book in the Bible. At pangalawa, kahit yung kanila sinasabi, bet ka pupunta sa Hebreo o sa Griego o sa Ingles, tayo naman yung mga Pilipino, nag-uusapan tayong Pilipino, nag-uusapan tayong Tagalog, di yung Tagalog ang ating pagbatayan. Kahit nga yung Tagalog ang pagbatayan mo, walang nakalagay doon na pangungusap na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Walang nakalagay doon. So yung nagtuturo na hinubad yung pagka-Diyos, walang tinutuntungan walang batayan na nakasulat sa Biblia. Kahit doon sa original na lingwahe ng Biblia, o original ng mga lingwahe, wika ng Biblia, o kahit sa mga salin, kahit pa sa salin sa Tagalog. Ay, pangalawang punto yon. Ngayon, ang pangatlong punto, akin munang uulitin dahil mahalagang bigyan ko ito ng diyan. Ano yung dalawang punto yon? Kung bakit kasinungalingan na sabihin at ituro at paniwalaan ng sino mang tao sa buong mundo na nung magkatawang tao ang Diyos anak na si Jesucristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Una, sa buong Biblia, anumang lingwahe ng aklat at ng alinmang aklat sa buong Biblia sa orihinal, Hebrew, Aramaic sa Old Testament, Greek sa New Testament, walang ganong nakasulat. Pangalawa, sa lahat ng mga salin sa Ingles, no, at kahit sa Tagalog, walang nakasulat. Salin na yan, translations na yan, na sinasabi ko, whether in English or in Tagalog. Sa Tagalog, yung mga nagsasabi na ang maging batayan natin yung Tagalog na salin sa Biblia. Okay, tingnan mo. Basahin mo yung salin sa Tagalog. Meron bang nakalagay na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos? Wala. Wala namang nakalagay kahit sa Tagalog na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya, kasinungalingang malaki. Subalit, napakaraming napapapaniwala ng mga tao. Dahil yung mga nagtuturo nito, malalaki yung kanilang mga crowds, no? At saka, ang mga tao na bobola nila na
sila yung mga nag-aaral daw at nagsasaliksik at mga dalubhasa raw sa Biblia. Hindi. Hindi sila mga dalubhasa sa Biblia. Dalubhasa sila sa mga pandaraya. Dalubhasa sila sa kasinungalingan. Dahil wala namang nakalagay doon kahit sa Tagalog eh. Yung nga sinasabi ko, panginap eh. Ngayon, hindi na natin babalikan pa sa Griego yung Pilipos Kapitulo 2, buhat sa 5 hanggang sa 11. Pero ang pinagpapakuan natin ng pansin ay yung ikapitong talata dun eh. Tingnan lang natin ang ibang ilang mga translations dito sa English mismo. Una, doon sa King James Version, dito sa Philippians chapter 2. Siguro sisimulan ko sa verse 5 hanggang 7, no? Verse 5 hanggang 7. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Ngayon, ito yung point of contention. Dito nagkakaroon ng pagtatalo-talo doon sa ikapitong talata, verse 7. Na sinasabi noon, but made himself of no reputation. Sa Tagalog, ang salin dito ay kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin at na nakitulad sa mga tao. Yung made himself of no reputation, isinalin sa English, isinalin sa Tagalog na kundi bagkos, hinubad niya ito. Actually, o sa katunayan lang, sa katotohanan lang, hindi naman salin yun eh. Kung ililiteral mo yung made himself of no reputation eh, ang tamang o angkop na salin doon eh, at inalisan niya ang kanyang sarili ng kabantugan eh. Kung talagang tatagalugin mo yon, inalisan niya ang kanyang sarili ng kanyang kabantugan. Made himself of no reputation. Inalisan niya ang kanyang sarili ng kanyang kabantugan. Walang ini-indicate dyan na naghubad eh. Walang ini-indicate dyan na naghubad. Sa English, made himself of no reputation. Walang undressing dyan or divestment kung marunong ka ng English. Eh, yun naman sasabihin naman, eh, yun naman mga pastor o mga pare, marunong naman ng English eh. Nag-aral din yun ng grammar eh. O, yun nga ang masaklap eh. Marunong ng English, mga nag-aral ng grammar at meron namang mababasa naman nila. Bakit kung hindi yung kung ano yung nasusulat, eh yun ang kanilang ituro. Eh dahil na nakasulat dito, at least sa authorized or King James Version ay made himself of no reputation. Kung itatagalog mo yun, kung marunong ka ng English at ng Tagalog, ang angkop na Tagalog doon ay at ginawa niya ang kanyang sarili na walang kabantugan. Yun ang pinaka malapit na salin doon. Ginawa niya ang kanyang sarili na walang kabantugan. Yung pagkabantog, inalis niya sa kanyang sarili. Oh, pagkabantog yun, reputation. Pero, ang salin sa Tagalog dito sa sinasabing King James translation, pangkaraniwan, kundi bagkos, hinubad niya ito. Ibalik mo yun sa English, kung ikaw marunong ng Tagalog at saka English. Yung hinubad niya ito. Ano ang magiging saling niya sa ano? Hinubad. Undressed. Di ba? Undressed. He undressed himself of it. Yun ang lalabas ano. Tumingin ka riyan sa lahat ng English versions or translations ng nag-undressed yung Diyos anak ng magkatawang tao.
Sige nga. Pakitaan mo ako. Oh, sasama ako sa relihiyon mo kung mapapakitaan mo ako na may nakasulat diyan. Sa anumang English translation ng undressed, ha? Undressed. Wala eh. So hindi tama yung sali sa Tagalog. Mali yung sali sa Tagalog. Ngayon sabihin mo eh ito naman ni King James version eh. O eh itong Revised Standard Version. New Revised Standard Version. Doon sa verse 7 ang sinasabi rito, but emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness. Ito ang pagkakasalim dito ay but emptied himself. Ito ay wala kang mababasa na hindi sinasabi rito na undressed himself. Inubaran niya ang kanyang sarili ng kanyang pagka-Diyos. Wala. Undressed himself of his godhood. Wala. Walang nakalagay dito. Ang nakalagay dito, emptied himself. O ano ba yung ibig sabihin ng emptied? Ang ibig sabihin ng emptied, inalisan ng laman. Di ba? Kung talagang ating liliteralin yun. Inalisan ng laman. Iba naman yung inalisan ng laman kesa roon sa naghubad. Malaking pagkakaiba niya kung ikaw ay Tagalog. Iba yung to undress and to empty oneself. Magkaibang magkaiba yung kahit sa English, iba yung undressing kesa roon sa self-emptying. Malaking pagkakaiba nun. Kung marunong ka ng English, marunong ka ba ng English? O yung bang mga pastor ninyo at pare ninyo, marunong ng English? Ako naman, hindi ako nang iinsulto. Kaya lang ganun ang aking salita. Dahil, simpleng-simple na bokabularyo. Naroon naman, nakasulat. Bakit hindi wariin kung ano yung naroon sa sulat at sa halip ay umiimbento ng mga pananalita na una, hindi naman yun ang nakasulat doon. Pangalawa, hindi naman yun ang kahulugan ng nakasulat. Kahit yung nakasulat sa original language text, Greek text ng Philippians 2:7 o anumang English translations noong passage na yun sa Bible o kahit dito sa Tagalog, nasalin sa Tagalog, walang ganun na hinubad eh. Ay sabihin, ano bang ibig sabihin nung inalisan niya ng laman ang kanyang sarili? He emptied himself. Ito'y metaphorical. Sabihin natin, this is a metaphorical term. Kung babalikan natin doon sa original sa Griego, ang term dyan ay yung kenosis na sinasabi ng mga expert sa Greek language. Kenosis. Na ang ibig sabihin ay self-emptying or self-denial. Yung pagkakait sa sarili, ang pinagkakaitan ng sarili, hindi hinuhubad yung sarili. Pinagkakaitan lang, tinitimpi lang yung sarili. Yun ang ibig sabihin ng kenosis dito sa Pilipos Kapitulo 2:7. Sa original, sa wikang Griego, ang ibig sabihin, kanyang pinagkakaitan. Ang kanyang sarili, kanyang tinitimpi ang kanyang sarili. Masasabihin mo, bakit naman kailangan pang timpiin ang kanyang sarili? O halimbawa, yung isang tao, kaya niyang buhatin ang 20 kilong o isang kabang bigas, ilagay natin 50 kilong bigas, kaya niyang buhatin. Subalit, pag binuhat niyon para at kaya-kaya niyang kunin para sa kanyang sarili yung isang kabang bigas, dahil ang halimbawa magkakaroon ng kagutom at magrarasyon, may mga rasyon na libre kung gaano ang mabubuhat mo, iyon na. Kayang-kaya naman itong taong ito na buhatin kahit 20 kabang bigas maisasal dyan niya sa kanyang balikat, kayang-kaya niya. Pero kahit kayang-kaya niya, tinanggihan niya ang kanyang sarili.
tinimpi niya ang kanyang sarili. Hindi siya bumuhat ng isang kawang bigas. Bakit? Dahil yung ibang mga mahihinang mga tao, mas kailangan yung bigas kaysa kanya. So, hindi siya kumuha ng 50 kilo. Hindi niya inangkin lahat yung kaya niya. Dahil kailangan yung ibang pakinabangan yung bigas eh. Eh, yan ay poor analogy. I'm aware of that. Ito ay isang limited na o hindi ganong kaangkop na paghahalintulad. Subalit, ang akin lamang binibigyan ng punto ay maaari na yung isang persona, kahit tao, anghel o Diyos, ay magkaroon ng pagtitimpi sa kanyang sarili. Sa kapakanan at sa ikabubuti ng iba. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos, El Shaddai, makapangyarihan siya sa lahat. Kaya niya ang lahat. Pero nung siya magkatawang tao, hindi naman yung kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat ang ano eh, ang kanyang patutunayan eh. Hindi na kinakailangan patunayan ng tao na siya tao. Hindi na pa kinakailangan patunayan ng mangga na siya mangga. Mangga na siya eh. Hindi na kinakailangan patunayan ng Panginoong Jesucristo na siya makapangyarihan sa lahat na Diyos dahil makapangyarihan na siya sa lahat. Siya makapangyarihan na sa lahat bilang Diyos. Ang gagampanan ng Panginoong Jesucristo sa lupa ay kaya siya nagkatawang tao, iyahain niya yung kanyang pagkatao sa kamatayan bilang pagkatawan, bilang pag-ako, bilang pagliligtas, bilang pagsakop, bilang pagtubos sa buong sanglibutan. So, hindi ang issue ay yung kanyang omnipotence, kundi ang issue ay yung kanyang work of redemption, yung kanyang saving work. Yun yung pakay ng kanyang pagparito. So, hindi niya kinakailangang patunayan yon sa buong sanglibutan, yung kanyang almightiness. Ang kinakailangang i-accomplish niya yung kanyang task to offer his manhood as a once and for all sacrifice for the redemption of the world. Yun ang kanyang pakay. So, kaya nga, hindi niya kinakailangang ipakita yon, pero hindi naman niya hinubad. Tinimpi lang niya. Yun ang punto, hindi niya hinubad. Kanya lamang tinimpi. So, nakakailan na tayong puntos dito. Unang punto kung bakit hindi hinubad ng Diyos Anak noong siya magkatawang tao, hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Ang unang punto, walang ganong pananalita sa original, sa buong Biblia. Sa original na lingwahe o mga lingwahe sa buong Biblia. Pangalawa, sa lahat ng mga salin, kahit sa salin sa Tagalog, ay walang sinasabi na salin na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pangatlo, doon sa salin na sinasabi na hinubad niya ito, yung sinasabing hinubad niya ito, actually, salin yun nung made himself of no reputation sa King James Version, o kaya naman ay yung he emptied himself doon sa New Revised Standard Version. Na yan ay dalawang pagsasalin sa English noong term na kenosis sa original, sa wikang Griego, na ang ibig sabihin lamang noong kenosis ay tinimpi niya ang kanyang sarili. Kaya nga, ang tamang salin dyan dapat, ang pinakaangkop na salin ay tinimpi niya ito. Ano yung tinimpi niya? O, tinimpi niya, ilagay mo na lahat yung aking binanggit kanina, tinimpi niya ang kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat, yung kanyang pagka-Diyos. Tinimpi niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos dahil siya ay naganyong tao at siya ay nanungkulan bilang isang alipin. Oh. So, yan yung lahat ng yan ay ginawa niya na tinitimpi niya ang kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat. Almightiness. Yung kanyang pagka-Diyos, tinitimpi niya. Yung kanyang pagka-Diyos.
Yung kanyang walang hanggang kapangyarihan. Tinitimpi niya. Dahil naparito siya upang magpakasakit. Kasama sa kahulugan ng pagpapakasakit ang pagtitiis, ang pagtitimpi sa sarili. Yun yung pangatlong punto na kung bakit nung magkatawang tao ang Diyos anak na si Jesucristo ay hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Ngayon, ang pang-apat na punto ay ganito. Kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia at isa sa mga disiplina sa pag-aaral ng Biblia o isa sa mga pagsasanay o kasanayan sa pag-aaral ng Biblia, yung kasanayan sa pagbibigay katuturan. Ang tawag yan ay hermeneutics. Na dito sa kasanayan, kabihasnan sa pagbibigay katuturan, ang isang halagang dapat mo isang alang-alang para malaman mo kung ano ang kahulugan ng isang salita o ng isang parirala o ng isang saknong o ng isang pangungusap o ng isang talata o ng isang buong kapitulo o ng isang buong aklat sa Biblia o ng anumang sulat pampanitikan, literary work, gawang pampanitikan, literary work. Kinakailangang isaalang-alang mo yung larangan ng katuturan na kinapapalooban nito. Sa English ay context. Yung larangan ng katuturan na kinapapalooban ng salita o kaya ay noong parirala, praise, word, yung una, parirala, praise, yung saknong, close, yung pangusap, sentence, yung talata, verse, o yung buong kabanata, chapter, at yung buong aklat, book. Para maunawaan ng nilalaman ng alinman sa mga ito, isasalang-alang mo yung kabuuan ng larangan ng kanyang katuturan. Yung sentido, diwa ng larangan na kanyang kinapapalooban o sinasamahan o kinaroroonan. Ano ba yung larangan ng kahulugan nitong sinasabi na tinimpi, kenosis, niya ang kanyang sarili? Ang larangan ng katuturan ng kahulugan nito dito sa Pilipos, Kapitulo 2, buhat 1 hanggang doon sa 11, ganito. Yung mga Kristiyano sa panahon ni Apostol Pablo doon sa Pilipos ay kanyang sinulatan at ipinasulat sa kanya ng Panginoong Hesukristo yung sulat sa Pilipos sa pagkasi ng Espiritu Santo. Na sila, yung mga taga-Pilipos, dapat na mamuhay noong isang buhay na ang kanilang pag-iisip ay yung kaisipan ni Kristo. Yan. Ang kanilang pag-iisip ay kaisipan ni Kristo. Kung ang inyong nagugunita sa kasaysayan ng mga bansa, yung Pilipos, Pilipay, yun yung dako na doon itinatag yung o yun yung cradle ng doon pinalaki ang Grecian Empire ni Philip of Macedon, no, at ng kanyang anak ang bantog na si Alexander the Great. So yung mga tao diyan sa Pilipos meron silang may pagmamalaki na sasabihin natin na global accomplishment, pandaigdiga na naabot nila sapagkat kasama sila sa dakilang conquest ng Pan-Hellenic Empire. Sila yung vanguard nito through their king,
Alexander the Great, no? So, kumbaga, eh, may pag-aristocrat itong mga tao dito, mataas ang tanaw nila sa kanilang sarili. Eh, ngayon, na-convert na sila sa Panginoong Jesucristo. Pag converted na, nahikayat na sa Panginoong Jesucristo, eh, wala ka nang dapat ipagmalaki sa iyong sarili o sa sanglibutan na iyong ipagmamalaki. Dahil tatanggapin mo na ikaw ay makasalanan na naligtas lamang dahil sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Na dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagkusang irigalo ang kanyang sarili sa iyo para siya ang iyong maging kaligtasan kung tanggapin mo na siya na siya mong kaligtasan. Eh, yon ay nangangahulugan na una, makasalanan ka. Pangalawa, tinatanggap mo na hindi mo maliligtas ang iyong sarili sa kasalanan at sa singil na parusa sa kasalanan, kamatayan. At ikaw ay nagpapakumbaba ng iyong pagtanggap na tanging ang Panginoong Jesucristo ang iyong kaligtasan. Kaya, kinakailangan ang magpakumbaba. Kailangan ng humility. Eh, para magkaroon ng humility, ng pagpapakumbaba, mapagpahinuhod na diwa at kalooban, walang pagmamalaki sa anumang sa anumang ganang sarili mo o sa anumang angkin o taglay mo bilang nilalang dito sa sanglibutan, eh, ang sabi, magkaroon ka ng kaisipan na katulad ng kay Kristo. Ano bang kaisipan ni Kristo? Eh, ang Panginoong Jesucristo, siya'y dating Diyos na tataas-taasan. He who is from above is above all. Siya dating nasa itaas, laging mataas dahil siyang kataas-taasan, El Elyon. Siya ay laging makapangyarihan sa lahat, Almighty, makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Jesucristo. Pero bagamat siya walang hanggan ang pagkamataas, walang hanggan ang pagkamakapangyarihan sapagkat ang kanyang buhay ay buhay ng totoong Diyos at buhay na walang hanggan, ganun pa man. Dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa sanglibutan, siya ay nagpakababa. Ang kanyang pagpapakababa ay paano niya ginawa? Tinimpin niya ang kanyang sarili. Tinimpin niya ang kanyang kabantugan, kung anong talaga siya. Lahat ng kanyang attributes ng almightiness, ng lahat ng kanyang infinite capabilities, ang kanyang walang hanggang kakayahan ay kanyang tinimpi. At siya ay nag-anyong tao, nagkatawang tao, at nagtungkulin. Kinuha ang tungkulin ng isang alipin. At yung lahat ng yan ay isa lamang ang dahilan para tayo'y sagipin buhat sa kapahamakan ng kasalanan na ating kinasadlakan, na dahil doon tayo ay nakabulid na sa kamatayan at hindi na natin maiaahon ng ating sarili sa bangin ng kamatayan. Kaya siya'y dumayo at siya'y nanaog sa atin, tayo ay pinanaog at dinayo niya at siya'y nagpakababa. Lumagay siya sa ating pwesto, sa pwesto ng tao. Kaya siya nagkatawang tao. At sa tungkulin ng tao, tungkulin ng isang alipin. So, siya'y nagpakababa at kumuha ng tungkulin ng isang alipin. Kaya tinimpin niya ang kanyang ang kanyang kakayahang walang hanggan. Siya'y mayroong pagtitimpi sa kanyang sarili. Kung iyong paiiralin ang kaisipan ni Kristo sa iyo, wala, hindi mo ipagmamalaki ang lahat ng kakayahan mo. Titimpiin mo ang iyong sarili. At ang iyong gagawin ay pagmamalasakit sa ikaliligtas ng iba at hindi sa ikapapahamak ng sinuman. Dahil ikaw ay lumalakip sa Panginoong Jesucristo. Pinapairal mo ang kaisipan ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Ito ang nilalayon o tinutungo na kahulugan
nitong buong context nitong larangan ng katuturan ito. At nung magampanan na ng Panginoong Jesucristo ang kanyang tungkulin bilang Diyos, anak na nagkatawang tao, nung magampanan niya yan, ay tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang ginanap, ang ginanap ng Diyos Anak na nagkatawang tao. Kaya, ipinagkaloob sa kanya ang pangalan na higit na mataas kaysa lahat ng mga pangalan. Ay sasabihin ng iba, eh bigay lang naman pala sa kanya yung kanyang pangalan eh. Oh, eh di, ang ibig sabihin nun eh, merong ibang nagbigay. Oh, may ibang nagbigay. Ang nagbigay ang Diyos Ama. Binigay sa kanya yung kanyang pangalan. Pero, bakit ibinigay sa kanya yung pangalan na Jesucristo o Jesus? Bakit binigay sa kanya yung pangalan yun? Una, dahil angkop sa kanya. Appropriate, angkop eh. Talagang, ang ibig sabihin ng Jesus eh, Yahweh Suwa. Si Yahweh ang kaligtasan. Eh, totoo. Nagampanan niya yung pagliligtas sa sanglibutan eh. Kaya siya yung Yahweh na kaligtasan. Angkop sa kanya, appropriate sa kanya. Pangalawa, eh, nagampanan niya eh. Nagampanan niya yung kanyang tungkulin eh. Eh, di tama lamang na maangkop sa kanya yung taguri nung tungkulin yon. Kaya ibinigay sa kanya, talagang kanya. Kanya dahil yun siya. Siya yung Yahweh na kaligtasan. Yeshua or Jesus. At nagampanan niya yung tungkulin na ginagampanan ng gayong pangalan na angkop para sa kanya. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ay totoo, tunay. Pinatunayan niya na siya ay Yeshua or Yahweh Suwa. Siya yung Yahweh na kaligtasan. Kaya nga, binigyan siya ng pangalan na higit na mataas kaysa lahat ng mga pangalan upang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magpapahayag kaysa nasa langit man o nasa lupa man o nasa ilalim man ng lupa na si Jesucristo ay Panginoon, na si Jesucristo ay Kurios, na si sa Griego yung Kurios, na si Jesucristo ay Yahweh sa wikang Hebreo. Talagang siya nga ang Yahweh dahil Yahweh lamang yung Panginoong Diyos na nagpakilalang Panginoong Diyos si ako nga, ang laging ako nga sa lumang tipan, siya lamang ang nakagaganap ng ganitong kaganapan na ginampanan ng Panginoong Jesucristo. Pero ginampanan niya yon na siya'y nagdaan sa pagpapakasakit. Ang pagpapakasakit na kanyang pinagdaanan, lumasap siya ng pasakit. Nagpakasakit siya ng kusa, lumasap siya ng pasakit at tinimpin niya ang kanyang walang hanggang kakayahan upang siya'y lumasap ng kamatayan para sa ating lahat. Pero yun ay ginagawa niya habang tinitimpin niya ang kanyang pagka-Diyos upang pagkatapos niyang maihain sa kamatayan ang kanyang katawang tao. Katulad ng kanyang sinabi sa Kapitulo 2 ng Ebanghelyo ni San Juan, wasakin ninyo ang templong ito na tinutukoy ang kanyang katawan at sa ikatlong araw ito ay aking ibabangon at bubuhayin muli. Ibig sabihin, kahit lapatan ninyo ng kamatayan itong aking katawang taong ito, pawawalang bisain ko ang kamatayan. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Juan Kapitulo 11:24 hanggang 26, I am the resurrection and the life. The one who keeps on believing into me, though he were dead, yet shall he live. Laging ako ang siyang tanging kabuhayan at pagkabuhay na muli, o ang pagkabuhay na muli at kabuhayan. Sino mang patuloy na sumasampalataya sa akin kahit siya'y patay na, ay muling mabubuhay pa. At sino mang namatay at sumampalataya at namatay ay hindi na mamamatay pa sapagkat siya ay sumampalataya sa akin. Ang Panginoong Jesucristo ang kanyang pagkabuhay na muli. Ngayon, balikan natin itong punto. Kaya nga,
Nung magkatawang tao, itong Diyos anak na si Hesus Kristo, una, hindi niya huhubarin yung kanyang pagka-Diyos. Sa pagkangat, ang buong pakay ay paglakipin yung pagka-Diyos at pagkatao. Upang yung pagkatao maihain ang kanyang pagka-Diyos sa kamatayan. So, hindi paghihiwalayin yun. Walang paghihiwalay na gagawin doon. At, kaya nga, ang sinabi sa Juan 1:14 ay nagkatawang tao ang berbo, yung logos na uring Diyos. Nagkatawang tao. Ito'y kaganapan at walang sinasabi na hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Eh, pag hinubad mo yung pagka-Diyos, di walang matitira kundi pagkatao. Eh di, para ka ng Muslim. Dahil ang Muslim, paniwala si Kristo, tao at hindi Diyos. O para ka ng Iglesia ni Manalo. Ang paniwala ng Iglesia ni Manalo, si Kristo, tao at hindi Diyos. Eh hindi yun ang turo sa Biblia. Dahil ang turo sa Biblia, ang Panginoong Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Eh pagka sinabi mong, aba, eh nung magkatawang tao, hiniwalay na yung pagka-Diyos, o binubad na yung pagka-Diyos, eh di siya makatawid ngayon, eh tao na lang ang natira, nawala na yung pagka-Diyos. Eh kung tao na lang ang natira, sabi doon sa Jeremiah 17:5, Thus saith the Lord, Cursed is the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, whose heart departs from the Lord. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at inihiwalay ang kanyang puso kay Yahweh o sa Panginoon. Tingnan mo, kung hinubad ang pagka-Diyos ni Kristo nung siya'y magkatawang tao, walang nga lalabi kundi kanyang pagkatao. Lahat ng sasampalataya sa kanya, sinumpa. At saka, makokontra na yung pakay ng pagkakatawang tao. Dahil ang pakay ng pagkakatawang tao, ilalakip na yung pagkatao doon sa kanyang pagka-Diyos upang maihain ang kanyang pagka-Diyos, yung kanyang pagkatao sa kamatayan upang maging pang-ako, pang-katawan, pang-tubos at pangligtas sa sanglibutan at lalo pa sa sangkatauhan. Upang kung mabayaran na niya ang singil na kamatayan sa kasalanan ng sanglibutan, mapawalang bisa niya ang kasalanan at ang kamatayan sa pagbuhay niyang maguli sa kanyang pagkatao upang itong Diyos anak na nagkatawang tao at merong katawang tao na binuhay na maguli at naluwalhati na kalakip ng kanyang pagka-Diyos magpakailanman. Sino mang tuluyan, lubusan, tuluyan at o tuwiran agad at tuluyan na lumakip sa kanya sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Panginoong Hesukristong ito ay hindi na mapahamak. Kundi ang Panginoong Hesukristong ito na ang siya niyang maging kaligtasan, buhay na walang hanggan at kaluwalhatian magpakailanman. Yan ang Diyos anak na nagkatawang tao. Hindi kailanman hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Hindi kailanman pinaghiwalay ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao sapagkat kaya nga siya na Diyos anak ay nagkatawang tao upang ilakip na ang kanyang pagkatao sa kanyang sariling pagka-Diyos. At nang sa gayon, ang sangkatauhan naman ay maako niya minsanan at magpakailanman upang sila ay mapasama sa kanyang pag-ako, pagkatawan at pagsakop sa kanila upang lahat ng pasakop ng lubusan sa Panginoong Hesukristo ay hindi na mapahamak kundi ang Panginoong Hesukristo nang ito ang siya nilang maging kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw ba ay napapasakop na sa Panginoong Hesukristo ito? Sa Diyos anak na nagkatawang tao na hindi hinubad ang kanyang pagka-Diyos kundi patuloy na inilakip sa kanyang pagka-Diyos ang kanyang pagkatao upang ang ating pagkatao naman ay ating mailakip sa kanya sa kanyang pagkakatawan at pagkakaako, pagkakatubos at pagkakasakop sa atin. Kung ganon, ididiboto mo ang iyong lahat sa Diyos anak na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo upang ikaw ay makapiling makasama niya dito sa lupa, doon sa langit, hanggang sa kawalang hanggan sa kanyang buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo,
na maganap sa buhay mo ngayon at magpakailanman, magkasama tayong magdeboto ng ating lahat sa Panginoong Jesucristo. Sa dalangin ito, tayong manalangin. O Panginoong Jesucristo, salamat po sapagkat nang ikaw ay magkatawang tao, hindi mo hinubad ang iyong pagka-Diyos. Sa halip, sa iyong pagkakatawang tao, iyon ang permanenteng pinaglakip ang iyong pagka-Diyos at pagkatao upang kami na mga tao at lahat ng mga nilalang ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng gawain ng katubusan na ginampanan ng Diyos Anak na nagkatawang tao sa aming pagtanggap at pagdidiboto sa iyo, Panginoong Jesucristo, bilang ikaw na ang aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo, aming idinidiboto ang aming lahat sa iyo, O Jesus, ngayon hanggang sa kawalang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen.